like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Handog ng DZSB at ng Servisyo Balita. Manalo ng iba't ibang mga giveaways. Manood lamang at tumutok sa mga live broadcast ng mga programa sa DZSB. Manalo ng instant GCash at iba't ibang items. Mamimili kami ng mga maswerteng followers na nanonood sa bawat programa. Kaya, mag-follow na sa aming Facebook page, ang Servisyo Balita, at i-share sa lahat para mas madami ang manalo. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Galing pong makinig dito po sa KSP. Kilalanin si public servant nila Arnie Barairo dito po sa Servisyo Balita, DZSB. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Pag tulad ko, laging gutom. Dapat may parchment ka. Sala mo lang ng ganyan kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sanggan mo rin, lagyan itlog. Tapos tara, kakain na! Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Servisyo Balita Live Online. Maraming salamat po! Okay, isang magandang hapon mga kababayan. Yeah. At syempre, sa lahat ng mga viewers natin ngayon na tumatangkilik ng Servisyo Balita Live Online na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po muli sa isa na naman nating episode
ngayong araw ng Sabado, May 18, 2024. And syempre, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Kamusta ang ating ika nga naging work week? Ayan, at mukhang medyo nababawasan na ang init konti. Ayan, dahil nag-umpisa na ang umulan. Ayan, may mga, ika nga, panakanakana naman na nararanasan tayong pag-ambon. Ayan, sa iba, medyo malakas ang pag-ulan. Well, at least kahit papano eh, medyo naibsan na yung ating dry spell ng nakalipas na, actually hindi pa naman tapos ang summer, pero kaya nga, medyo patapos na yan. Nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng Mayo at tiyak, mas mapapadalas na ang pag-ulan. And, eto good news. Eto good news to. Sa lahat ng ating mga, kaya nga, mga pamilya dyan sa buong Pilipinas. Ayan. Alam kong bukod sa init na dinadaing natin araw-araw, gabi-gabi, ayan, iniinda natin ang pagdating ni Ma'am Bill. Ayan. Kilala niyo si Ma'am Bill? Si Ma'am Bill, yung ating electric bill. Ayan. At tiyak medyo sumarok pataas. Ika nga, parang halos nagdoble ang singit ng ating Meralco bills. Ayan. So, ganun naman talaga. Hindi natin malamang kung sadyang napapasobra lang ang paggamit natin ng ating aircon, electric fan, or sinasadya talaga ng Meralco na doblehin ang presyo. Kumbaga, para hindi halata na nagtaas sila ng presyo. Ayan, without any announcements, kinakatwiran lang, ay napalakas ang gamit nyo ng aircon. Kahit inverter pa yan, esadya, tumaas. Aba, may mga nagsasabi nga na mas mabuti na sigurong magbayad ng doble kesa ma-hospital dahil sa heat stroke. Ayan, so katwiran. Kaya kumbaga, baka hindi natin sinasabing tunay nga, pero parang sinamantala ng mga electric companies at saka lalo na yun siguro yung mga water providers. Oh, nagtaas din daw. Yung nagtaas ng hindi naman siguro doble, pero tumaas. At ang malimit nilang ikatwiran, aba, nakaranas tayo ng heat waves. Nag-summer. Kaya kailangan na maligo ng 3 beses isang araw ang mga tao. Para lang hindi maranasan yung init. Si Berman, hanggang hating gabi, halos minsan 24 hours ang takbo ng aircon. Average of 16 hours per day. Ayan, para lang malabanan yung init ng panahon. So, perfect alibi para dito sa mga utility providers. Perfect alibi ang panahon. Ayan, pansinin nyo mga viewers natin, ha? Pagpasok ng June, ayan, medyo bababa na ulit o magno-normalize na ulit ang inyong kuryente. Bagamat sabihin na natin na halos ganun din ang paggamit ng ating aircon, electric fan, tubig, biglang bababa. Ayan. Para hindi nga naman halata. Ayan ko ha, itong panawagan sa Meralco, hindi natin malaman kung paano nyo minekos-mekos ang paniningil. Pero sabi ko nga, nalampasan naman ng pamilyang Pilipino ang tag-init. Ayan, bagamat tag-init, nalampasan din. Pati yung mga bills na yan, napaglampasan na rin. Medyo naghigpit nga lang ng budget. Ayun. So, yung iba, gustuhin man siguro mag-outing, medyo hindi nakapag-outing kasi kailangan ibigay kay Bill yung mga extra-extra nating naipon. So, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang. At minsan hindi natin masabi, hindi rin natin malaman kung bakit nga ganun.
Is it because na mataas ang ating konsumo or talaga namang sinasamantala yung panahon? Yan. So, sa ating mga viewers, welcome ha. Welcome po ulit sa ating programa. Ayan. At medyo walang fixed date eh. Walang fixed na araw. Kumbaga, yung availability ng inyong lingkod to see every week meron naman tayong program. Ayan. Kaya doon naman sa ano, huwag niyo pong kakalimutan ha. Meron tayong like, share and follow promo. Ayan, doon sa ating mga ano, mag-follow po kayo sa ating Facebook page ng Servicio Balita para magkaroon kayo ng tsansa na manalo. Ayan, sa iba't iba nating mga programa sa ating channel o ating page ng iba't ibang mga prizes. Ayan, meron tayong mga pa-GCash, minimum of 300 pesos. Minsan pagka matuwain ng ating sponsor, ayan, sabihin niya, oh, pamigay niyo halagang 1,000 dun sa inyong mapipiling lucky follower. So mahalaga po na naka-follow po kayo na ika nga, para naman nagkakaroon kayo ng benefit. Ayan, may benefit, may ayuda. Hindi naman na ayudang malaki. Ika nga, may benefit kasi sa pagiging follower. Ayan, malay nyo, kayo mapili dun sa ating mga pa-GCash na giveaway. Or, dun sa iba't iba nating mga prizes tulad ng rice cooker, water jugs, ayan, tumblers, ano-ano man, 5 kilos sack of rice. Ayan, pag natuwa naman yung ating sponsor, pwede niya sabihin, oh, bigyan nyo na ng kalahating sakong bigas yan. Ang inyong magiging next lucky follower. So, tapos meron pa tayong mga discount cards para dun sa pwedeng magamit yung discount cards natin. Depende yan po sa ating mga sponsors kung ano yung gusto nilang ibigay yan. So, wag nyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-follow. Importante po na naka-follow po kayo. At the same time, makita po namin na meron kayong na-share sa ating mga programa, sa ating mga news. Yeah. Lalo na yung mga news. Pag nakita namin may active sharer kayo, meron, automatic yan. Binibigyan ng ano, inaabisuhan ng Meta. Yeah, ni Tatay Meta ng mabigyan. O, bigyan nyo yan ng ano, ng sharer's badge. Yeah, mahalaga po yan. Kapag may sharer's badge kayo, ibig sabihin, mahilig po kayong mag-share. Ayan. At merong iba pang mga pag-imik yan si Tatay Meta eh. Meron yung mga aktibo sa pag-comment, aktibo sa pag-like. Ayan. Pero, sa totoo lang po, eto, basically, sa totoo lang po, ang himpilan ng DCSB na nasa page ng Servicio Balita, hindi po monetized to. Yeah. Hindi po monetize ang aming page. So, whatever. Yeah. Kahit sabihin mo nang nasa 32,000 followers na po ang Servicio Balita page, hindi po ito monetized. Yeah. So, baka iniisip nyo, kaya kami humahabol ng para sa mga followers ay para sa monetization. Yeah. Ito, transparent lang po ang inyong lingkod bilang isa sa mga haligi ng Servicio Balita. Ayan, sa totoo lang po, hindi po monetize. Kahit sabihin na natin personal tayo magkita, personal yung tingnan ng aming dashboard, hindi po monetize ang page ng Servicio Balita. So, kumbaga, lahat ng to, lahat ng binibigay namin is not from dun sa kinikita namin, sa kikitain sa Meta. Walang binibigay si Tatay Meta ni Singkong Duling sa amin. Ayan, kahit nasa 32,000 na po ang ating followers. Ayan. So, kumbaga, kailangan din pa rin namin maghanap buhay. Ayan. And sa tulong po, ayan, sa tulong ng ating mga sponsors, yung mga masugid na sponsors natin na nakikisa po sa aming layunin dito sa Servicio Balita at sa DCSB, ayan, sila ay very willing na magbigay ng mga kaya nga, pampadagdag ng followers, panghimok, o kaya pang pasasalamat sa mga maggiliw nating mga followers. Ayan, namimigay ng
through our channel, through our programs, mamimigay po kami ng GCash, iba't ibang items, like, ewan ko ha, kung may magbibigay na sponsor na washing machine. Wow, sana all, ano. Anyway, yan. Rice cookers, water jugs, 5 kilo sack of rice, at iba pang mga kung ano-ano pang pwedeng ipag-ibaway ng ating mga sponsors sa ating mga giliw na followers. Ayan, so syempre. Ayan. Basta, ang mahalaga po, mag-like po kayo. Ayan, mag-like kayo, share nyo po ang aming mga programa, ang aming mga news, o kung ano man mga relevant na post ng serbisyo balita para magkaroon kayo ng sharers badge. At the same time, mag-follow. Kailangan naka-follow po kayo para kayo maging eligible na mapili bilang lucky follower sa aming like, share, and follow promo. Excuse me po. At medyo masaya lang po tayo ngayon dahil may mga iba't iba tayong topics na pag-uusapan ngayong araw na to. Siyempre, pambungad muna. Yan, pambungad na topic muna natin ngayon. Yan, bago tayo mag-commercial, yan, unahin ko na muna to. Ay muna natin pag-usapan itong si Mayor Ross Rizal ng Calamba City. Ayan, meron silang tagline na ramdam na reforma. Yan. Ito lang ako nagtataka. Sa dami-dami ba naman ng mga, hindi ko malam kung hindi makontento o hindi makapaghintay ng mga constituents. Alam niyo ba, itong si Mayor Ross Rizal, walang pinagkaiba yan sa ating nirerespeto, kinikilala na pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Ano ba pinaglaban ni Gat Jose Rizal noong mga panahon niya? Government and political reforms. Reforma ang pinaglaban niya. Ang pinaglalaban niya hanggang sa ikamatay na niya yung pakikipaglaban upang magkaroon ng reforma sa gobyerno, magkaroon ng reforma sa political na sitwasyon sa ating bansa noong mga panahon niya. Ganun din naman ang ating mahal na Mayor Ross Rizal. Kaya nga yung ramdam na reforma, pilit na ginagawa ang lahat para magkaroon ng reforma sa pamahalaang lungsod, reforma sa sistema, reforma sa mga naglilingkuran sa bayan, naglilingkuran sa mamamayan. Yung reforma na yon, alalahanin po natin, noong panahon ni Rizal, ni Gat Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal, hindi naman overnight nakuha ang reforma. Hindi natin overnight nakuha yung paglaya sa kamay ng mga Kastila noon. Inabot ng taon. At kinailangan pa tayong matulungan ng mga Amerikano noon para tuluyan ng makawala sa sa diktadurya o imperialista ng Espanya. Hindi overnight nangyari yung reforma. Kaya mga giliw viewers, mga nanonood, ayan, pakishare na rin to, pakishare na rin tong broadcast na to. At para naman ma-inform dun sa mga taga-Kalamba na masyadong mainipin o hindi makontento, sinusulong ni Mayor Ross Rizal ang reforma. Reforma sa pamahalaang lungsod ng Calamba. Reforma sa sistema. Reforma sa mga lingkod bayan hanggang sa barangay level. So hindi overnight po ang reforma ngayon. Hindi yung pagkaupo, pag sinabing reforma sa pamahalaan, reforma na, nabago na kagad. Hindi po ganun kabilis. Yung iba, hindi rin matanggap yung mga reformang ginagawa. Hindi malaman kung hindi ba sila satisfied o hindi ba sila taliwas sa mga nakasanayan na nila noong nakaraang pamahalaan. Hindi natin alam.
Pero sinasabi po natin, kagaya po ng ating pambansang bayani, isinusulong ni Mayor Rizal ang reforma sa pamahalaan lungsod. Reformang pangpamahalaan, panggobyerno, reformang pangpolitikal. Ibig sabihin, dapat nagkakaisa ang bawat lingkod bayan, dating lingkod bayan, pinag-uusapan kung ano yung mas makakabuti sa mga mamamayan ng Kalamba. Hindi yung kontra dito, kontra doon. Hindi yung inggit dito, inggit doon. Aminin po natin, giliw natin mga viewers, aminin po natin, ano ba talaga? Bakit yung iba kinakastigo, kinokontra yung mga reformang isinusulong ng pangkasalukuyang pamahalaan? Ano ba? Taliwas? Nainggit? Bakit hindi natin sundan yung pagsulong ng reforma ng pamahalaan lungsod ng Kalamba? Mapagkaisahan kung anong mas nakakabuti sa ating lipunan. Imbis na watak-watak tayo, nagkakaroon ng paksyon, nagkakaroon ng pagkahati-hati, kung kanino sasama, sana pigilan na natin. Kung nais talaga natin ang maayos na lipunan, ang maayos na pamahalaan, sundan natin yung reforma na nais isulong ni Mayor Rosizal at ng pamahalaang lungsod. Kasama na dyan ang sangguniang panlunsod sa pangunguna ni Vice Mayor Toti Lazaro. Yung mapagkaisa ang sanggunian, kung meron man na so, kung wala man tayo, kung meron man tayong pagnanais na pagbabago, magsimula yan sa atin. Sa bawat isang Kalambenyo, magsimula. Siguro yung mga ordinaryong tao ang dapat magpakita sa mga lingkod bayan kung paano ang magkaisa at maging maayos ang lipunan, ang pamahalaan. Hindi yung puro kontra. Hindi yung puro nagpamataasan tayo ng ihi dyan. Sa totoo lang, lalo na yung mga dating nasa pamahalaan, hindi natin sinasabi yung mismong mga politiko, yung lingkod bayan, yung mga tauhan na sila pa mismo ang nagsusulong ng pagkakahiwa-hiwalay. Ano pa bang gusto nyo? Hindi pa ba makontento na may isinusulong na reforma, sumunod na lang kayo. Makiisa kayo. Hindi yung odyokero, odyokera pa kayo. Gusto nyo, may naglalaban pa. Masaya kayo pag may magkatunggali. Aminin na ninyo, sa totoo lang, eto, walang alisan sa tindi. Aminin na ninyo, kayo na mga dating kawani, kayo na mga dating supporter, ang nais na makabalik. Kayo nagpapagulo ng sitwasyon sa inyong lipunan. Ang dami dyan. Ang lalakas pa ng loob na gumawa ng mga fake accounts para mag-destabilize, maggawa ng mga kwento. Bakit hindi natin pagbigyan yung sinasabing ang reforma? Hindi naman overnight, hindi kaya ng 3 taon yan. Huwag kayong mag-expect na isang reforma na may papatupad na maayos sa loob ng 3 taon, much more sa 5 taon. Give it time. Lalo na doon sa mga lumalabas na opposition, give it time.
kayo nga nabigyan na kayo ng 20 years. Nabigyan na kayo ng 20 years. The people of Calamba has given you enough time. Sobra-sobra pa. Siguro it's high time. Bigyan nyo naman ng oras at panahon yung bagong pamunuan upang isulong nga yung sinasabing reforma. Panawagan lang. Hindi na ba kayo naririndi sa inyong mga sarili na meron kayong kaaway, meron kayong kadebatihan dahil ayaw nyo makiisa sa pamahalaan, ayaw nyo yapusin o yakapin ang reforma na sinasabi. Sana nga, lalo-lalo na doon sa mga na dating nakaupo, dating administrasyon, abay gamit-gamit naman ng common sense. You were given your time. You have proven yourselves. Huwag naman sana kayo mag-create pa ng chaos o ng pagkahati-hati ng mamaya ng Calamba. Upuan nyo. Napakasimple. Baba nyo yung mga ego nyo. Pag-usapan nyo ng pangkasalukuyang administrasyon kung ano yung nais nyo mangganap, tatanggapin. Baka posible. Baka meron kayo nalalaman na hindi nyo pa nagawa sa loob ng 20 taon, baka naman may implement ng administrasyon ngayon. Gusto nyo pa kasi, may nag-aaway-aaway, may nagbabatikusan, ginagamit pa social media para magkalat ng mga bogus accounts dyan para manira. Bakit hindi kayo makontento? Ayaw nyong isipin, let's all make our city a better place, a more peaceful place to live in. Kung talagang nais nyo na maging maayos ang lungsod. Kaya dito kay Mayor Ross Rizal, ang kanyang sinusulong na ramdam na reforma, ituloy nyo po. It's not an easy battle, hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis na magaganap ang reforma. Pero kung paninintigan niyo po ang political reforms, government reforms, siguro naman, katulad ng ipinaglaban ni Gat Jose Rizal noon, darating yung time na makakamit nga natin yung mga reforma ngayon at maayos natin ang ating ipunan. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Handog ng DZSB at ng Serbisyo Balita. Manalo ng iba't ibang mga giveaways. Manood lamang at tumutok sa mga live broadcast ng mga programa sa DZSB. Manalo ng instant GCash at iba't ibang items. Mamimili kami ng mga maswerteng followers na nanonood sa bawat programa. Kaya, mag-follow na sa aming Facebook page, ang Serbisyo Balita, at i-share sa lahat para mas madami ang manalo. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes.
Magandang hapon at welcome back sa ating programang Serbisyo Balita Live Online. And syempre bago tayo magpatuloy, ayan ay sa ating batiin nga pala, happy birthday kay Andy Villanueva. Andy Garcia Villanueva sa celebrate ng kanyang birthday ngayon. Oy, happy birthday. Ipag-sharon mo na lang ako. Tagal na natin kasama yan at matagal ng kaibigan yan si Andy Villanueva. Saan kaya ang celebration? Anyway, ayan. And syempre, happy viewing. Ayan, happy viewing kay Lebs Medina. Ayan, taga Bunggu yata ito. Barangay Bunggu, dyan sa lungsod ng Kalamba. Ayan, happy viewing. And pa-share na lang ha, pa-share ng ating program. At ayan, pa-like and share and sana nakapollow po kayo. At syempre naman, bago rin tayo dumako sa una nating topic ngayong araw na to, nais kong batiin ang long time kabaro, long time friend natin sa media. Walang iba kundi si Benji de Galicia. Yan ang ikangay. Hindi ko pwede sabihin kuya, pasabihin ni ubod na ng ikangay, tanda na niya, no? Pero anyway, paring Benji na lang, happy viewing sa'yo at hope to be working with you again someday. At may mga, kanga, malay mo, malay natin, at makita natin ng kasamang Benji dito sa DCSB, yan, sa kanyang programa. Kung may programa yan eh. Pag-uusapan natin yan, pagka, pero anyway, maraming salamat sa iyong pagbati kasamang Benji de Galicia. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Ed Amoroso. At syempre, si Kuya Web. Ah, Kuya daw eh. Kuya Web. Web Pajes ng Las Baños, Laguna. Happy viewing po. Magandang araw. Yan. Yun, sabi ni Andy Villanueva, meron raw siyang sharers badge. Ayan, buti naman. Mabait yan, mabait yan kaibigan natin. At syempre doon kay Sir Web Pajes. Ayan. At dun sa mga tropang Los Baños dyan, nalimutan ko na yung mga names. Ayan. Paki-comment na lang. Comment nyo na lang kung yung mga pangalan ng tropang Los Baños natin dyan para mabate. Ayan, siya Osi Legaspi, magandang hapon, nanonood po yan from Barangay Mayapa. Ayan, Barangay Mayapa. At maraming salamat at Ate Osi sa iyong panonood. Ayan, avid viewer natin yan. Ayan. Kaya pa-share-share na lang po, pa-share-share po ng ating program ngayon. At sana mahimok mo silang mag-follow sa ating Facebook page na Serbisyo Balita Live Online. So, isa na muna natin. Total na pag-uusapan naman ang politika. Malapit na, ayan, election. Next week, last week, pinulsa, binasa natin yung pamumulso ng isang survey agency na yun sa mga likely na kandidato para sa pagkasenador. Katulad ng sinabi natin, ngayong broadcast natin,
pag-uusapan naman natin, pulsuhan naman tayo dito sa mga likely na kandidato para sa pagkakonsehal ng Kalambasi. So eto, wala pa tayong kopya ng isang survey entity para malaman yung mga yung pulso. Yeah. Pero ito dito sa ating programang to, on my own personal point of view, ito personal point of view ko to, personal na pamumulso. Yeah. Pupulsuhan natin yung present na mga incumbents at saka yung mga most likely na kakandidato ulit. So, ito personal point of view ko. Pwede kayong mag-comment ng inyong, sabihin na, top 5 ninyo. Yung top 5 ninyong napupusuan o naiisip na maaaring maging kandidato for next year's election sa May 2025. Yeah. So, ito, pinapaunahan ko na, hindi ito formal o hindi ito yung final na survey. Informal to. Baga, sariling opinion, sariling pag-aanisa. So, kayong mga viewers natin, pwede kayong mag-share ng inyong opinions. Comment nyo lang ang inyong mga top 5 na nalalaman at napupusuhan ninyong mga kakandidato sa pagkakonsehal. Konsehal na muna pag-usapan natin. Huwag na muna yung ibang posisyon. Yung konsehal na muna. Sila mas marami. So, dun sa mga dito sa present na incumbents, mukhang tatlo ang mag-exit. Tatlo ba o apat? Ang magpe-farewell. Yeah. It sounds like. Anyway, yeah. Pero yung definitely yung tatlo kasi graduate na sila at natapos na yung kanilang full terms, which is 9 years. And tapos na nila. Yan, kapag ni Konsehal Tourne Lahara, mukhang meron siyang ibang tatakbuhang posisyon after his graduate na. So, kailangan umangat. Yan. Kaya, yung iba naman, kailangan magpahinga. Yan. So, isa yan sa mga likely, yan, talagang mga gagraduate. Kasama na isa rin dyan na mag-graduate. Parang sino pa ba yung mga mag-graduate dyan? Yan, si Consilor Johnny Lazaro. Yan, isa sa mga graduating. Yung mga naka 9 years. Yan. So, graduating na si Consilor Johnny Lazaro. And yung isa, parang malamang ko si si Lian Altave yung mag-graduate. Si Lian ba o sa dami nila, hindi ko ma-recall eh. Yung si Doreen Cabrera. Hindi natin ako. Kasama nga sila dun sa at tatlong gagraduate. So, eto pulsuhan natin. Nasaan nga ba? Baga, ito alamin lang natin. Ito definitely si Rajay Lahara, dating konsehal, ay magbabalik. Ay muling papasok to. Ito, papasok to sa top estimating natin, ha? Yan. Total 12 naman sila. Nung si Rajay, maganda naman na naging performance nung siya'y konsehal. Medyo nag-exit nga lang nung siya'y kumandidatong vice mayor. Yan. Pero ngayon, balik na siyang sa pagtakbo bilang konsehal. Yan. Si Rajay Lahara, makapasok ng top 5. Yan. Top 5. Kaya mag top 5 niyan. And, magandang hapon kay Miss Angeli. Yan. Maraming salamat sa iyong panonood. Paki-share na lang. So, isa pang maaaring magbalik. Pero wala pong
finality ay itong si Nino, si Bukal Nino Lahara. Di malamang kung ito'y magtutuloy as vice gov or babalik sa pagkakonsehal. Ayan. So, kung sakali man, ayan, baga, pulsa na natin. Kung sakali, ha? Ay, makapasok sa top 12, pero hindi natin alam yung ranking. Ayan. Sariling opinion po ito, personal kong opinion. So, kung sino man ang may nais na, ika nga, na hindi naman sinabing kumontra. Kung yung bet nyo, top 5 nyo, ayan, i-comment nyo lang. Comment nyo. Ayan, ito, isa pa rin si dating konsehala Gigi Alcacid. Napapabalitang maaaring kumandidato ulit. Yeah. Yeah, meron pa, makakapasok pa yan sa ano, top 12. Medyo naka, kanga, malaking impact kasi yung pagtakbo niya sa pagiging bukal. Tapos si medyo nabitin, kaya hindi nakapasok. So, medyo malaki yung impact nun. Kailangan ni, medyo, ano yan, aakyat ulit sa hagdan ng baitang. Yan. So, pero pasok to sa top 12. Yan. Ngayon, doon sa mga incumbents natin, yan, ito, wala, hindi ito in order, ha? Hindi ito in order. Sabihin niya, yung unang binanggit ko, siya yung nasa, nangunguna. Kaya, nangunguna sa dulo. Yan. Sa mga tiyak natin makakapasok dyan, ulit, makakabalik, o hindi pala makakabalik. Yan. Aring sabihin lang makakabalik kasi, siyempre, bibitawan nila yung posisyon nila sa incumbent, sa huhusgahan ng voting population kung si marapat na magpatuloy o ibalik sa pwesto. Yan. Top of the list natin, ha? Hindi ito in order. Yan. Basta yung kung ano yung pumasok sa isip ko na sa tingin ko na most likely. Yan. Nandiyan si Consel Katrina Silva. Yan. Yung mga top 5 yan. Top 5 sa then nandiyan pa rin si iba kung tanda ko kasi ang dami nila dyan eh. Yan si it's either dun kay Doreen or kay Lian kung sino dun sa dalawang mag-graduate yata. So it's either sa kanila ay makakapasok pa muli. Yan. At syempre nandiyan si Consular Arvin Manguia, yan, si Ninong ng Bayan, hindi mawawala yan sa most probable na iboboto ulit ng mga constituents, ng mga taga-Kalamba. Yan. And siyempre, nandiyan pa yung iba na maaring maiboto ulit. Ewan ko ba ito si ano, kung si Consular Katindig ay graduating ba to or no, may isa pang term. Yan. Pero definitely ito, kung ito yung may isa pang term ay siya yung mananatili sa pwesto. Yan. Sa kanyang kanga doon sa top 12. And meron pa dyan. Yan. Yung mga ilang term na ba? For their papasok na sa last term nila. Pagbigyan nyo na. Ayan, pagbigyan nyo na. Matapos lang yung kanyang term. Ayan, sabihin naman eh, nabitin. Ayan, ayan, si Porcing, si Consular Porcing Uruga, si attorney. Ayan, medyo, mukha nasa last term na rin yata itong mamang to. So, pagbigyan nyo na. Ayan, last term na lang naman eh. Yan, baka sakaling after his last term, magpahinga na. Yan, medyo matagal na rin itong naging public servant. So, bigay na sa bata. Sa bata-bata. May mga iba pang mga city councilors tayo. Sabi ko nga, sa dami, ilan lang naman ang ikaw nga nagpaparamdam, nararamdaman. Yan. So, ilan lang naman ang nakakadao pong palad. Yan, kasama si, ano, si Councilor Natividad. Si,
ang bida. Ayan. Bida. Bida ng konseho. Ayan. So, ayan, makakapasok pa rin yan. Magkakaroon pa rin ng slot dyan si Consular. Si Consular Natividad. Ayan. So, may mga bago. Ayan na. Sa tabi muna natin yung comment dahil medyo meron ka tayo memory loss. Walang ba't may memory loss. Anyway, banggitin ko na yung mga bago na most likely di natin nasabi na eto na yung mga kakandidato. Ayan. Number one na dyan si Kapitan J.R. Morales ng Barangay Real. Ayan. At maganda-ganda ang ano na ito. Guwani, yun, kasama nga pala si kanyang tsuhe na si Consul Moises Morales. Tiyak, pasok pa rin niya mayan. Pasok yan si Moises. So, itong si JR, si Kapitan JR, maganda rin ang ano na ito. Magiging laban na ito. So, most probably, makapasok rin ito sa top 12. Hindi pala top 12 yun. Lucky 12 pala yun. Kasi, yun na yun. Labindalawa nga pala sila. At, syempre, napapabalita ito si Rodney Perez, Kapitan Rodney Perez. Yan, doon sa matatakbo. So, maaari din. Eh, open naman ang ating ano eh. It's open to everybody. Yeah, so, malaman natin kung paano magiging magandang laban ng mga yan. Nandyan rin yung si Kapitan Nap Baradas. Ayan. Medyo talagang ikaw nga naghahangat din ng makapaglingkuran sa Kalamba sa mas maraming mga kalungsod. Nandiyan din si ano, si Kapitan Reggie Oliva. Ayan, ng Barangay San Jose ba yan? San Juan. San Jose. Yun. Dating ABC. Ayan, susubok din. So, itong mga to, hindi natin alam kung kaninong katikit. Ayan, basta bahala na sila dyan. Ipakita nila, ilahat nila, kanilang mga naging accomplishments bilang mga kapitan at kung ano yung maaari nilang may contribute para sa mas ikagaganda at ikasusulong ng mga reforma dito sa lungsod ng Kalamba. Ayan. At syempre, maraming mga ano dyan, nais, ayun pala yun si ano, ang gagraduate si Consular Diane Diane Espirijon. Maraming salamat sa kasama nating si Miss Laarnie Barriero na nanonood ngayon. Ayan, abangan nyo. Di natin alam. Pero may schedule yan ng programa mamaya 5:30. Ayan. Abangan natin. Ayan. Para yun. So, yung mga gagraduate, si Consul Tony Lahara, Consular Johnny Lazaro, at si Consular Diane Espirijon. So, yun. Walang gagraduate nung kay Lian at saka kay Doreen. Yan. So, yeah, may yun, sabi ni kaibigan natin si Andy Villanueva, si Cap Larry Di Mayuga. Pwede din. Sabi nga natin eh, open ang pagkandidato as long as Filipino citizen ka. Yan. Open yan. Pwede yan. Eh, malay nyo. Ang inyong lingkod. Oh. Ano kaya? No? Kung ako'y kumandidatong mayor, yan. Eh, supportado po natin ang ramdam na reforma ni Mayor Ross. Kaya kumbaga, sa pamamagitan ng inyong hamak na lingkod, inyong maliit na lingkod, at ang impila ng DCSB at ng Serbisyo Balita, tayo po ay sumusuporta sa lahat ng mga magandang proyekto ng mga LGUs. Hindi lang sa Kalamba City, kahit saan po, kahit hanggang provincial. Ayan ay, kahit saan, basta't maayos at para sa mamaya. Ayan, sabi niya, yan, tipil niya, huwag raw muna ang mayor. O siya, huwag na muna ang mayor, congressman. Yan, kaya governor. Yan. Joke lang. Basta mahalaga, sabi nga natin, ay
malaya po ang lahat ng kandidato as long as kayo ay Filipino citizen. Ayan. So hindi natin na pwede rin, hindi natin pwedeng minusin mga bawat kakandidato. Alay natin, baka meron silang mga kakayanan. Meron silang hindi, ika nga eh, hindi nagagawa ng iba, sila lang pala may kaalaman nun kung paano ipapa-implement. Ayan. Happy birthday, Kuya Andy. Ayan. Talaga naman kumukontrang magaling. Anyway, maraming salamat at kayo nakatutok sa ating programa. And syempre, ayan, muntik ko nang malimutan. Muntik nang di mapili. Sabi nga nila. Ayan. Kumbaga, kung doon sa mga incumbents, baka mayroong, sabi nga, may mga, alay, hindi natin sinasabi, baka may mag-farewell. Ayan. Kasi, kita naman natin yung mga kakandidato. Hindi mo pwedeng minusin. Ayan. Ito, muntik nang di mapili. Ayan, nalimutan. Buti't may nagpaalala. Ayan, si Kapitan Di Mapilis nga pala ng Barangay Batino ay naghahangad din. Ayan. So, good luck po doon sa mga ano. Sabi ko nga sa inyo, ito ay yung personal opinion ko. Hindi ito yung pulsuhan talagang pulsong-pulso. Pero, rest assured na magsasagawa ang Servicio Balita Public Affairs Team, Public Relations Team ng isang survey. Yeah. At syempre, sabi ko nga, dito sa Servicio Balita, sa DCSB, ito nga yung himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Kaya ayaw namin sa fake news. Kaya, whatever the result na magmumula sa pulso, eh, siguro dapat irespeto. Same time, hindi, walang halong fake news yun. Sinisigurado na ng inyong lingkod dyan na walang fake news doon sa magiging pulso ng Servicio Balita Public Relations Team. So, good luck po. Kapag nasabi ko nga, good luck sa ating mga likely candidates, yung mga nais kumandidato at yung mga nais bumalik. Good luck po. Magbabalik ang Servicio Balita live online. Ini-enjoy itong bulalo kita. Ay, ngayon naman, ang
ang kontribusyon ng Bulalo sa Santo Tomas sa kita ng Santo Tomas? Yung malaki na yun. Ang kasalim, una-una ay parang yung Bulalo para naging tourist attraction dito. Ayun. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa Bulalo. Tapos, so, siyempre, ang tenis ng mga tao, tatayo dito, may hirap, iba dula. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, o kaya nga sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa ulat ng mga nai-issue na. Oo, ngayon nai-issue na. Ay siya, maraming salamat na Vice. Yan po ang istorya ng Bulalo dito sa San Juan ng Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas. At yan po ay kasama sa programa ng Tugon Po Sa Amin. Yung ang programa yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin dito sa Batangas. Maraming salamat. Tayo muna. Makinig dito po sa KSP. Kilalanin si public servant nila Arnie Barairo dito po sa Servisyo Balita DCSB. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Welcome back sa programang Servisyo Balita Live Online at syempre ito pa rin ang inyong lingkod RJ Alakdan Salgado. Ayan. So natapos natin yung pulsuhan. Hindi naman actually pulsuhan. Pinaalam lang natin kung sino yung mga likely candidates. Pati yung mga incumbents natin, pati yung mga maaring bagong pumasok, yung mga mananatili at syempre yung mag-farewell. Yeah, farewell. So, good luck. So, pag-usapan po natin ngayon. Yan, eto, medyo, kaya nga, to shed light. Wala namang confirmation. Eto yung mga, kaya nga, yung mga followers, yung mga dating kawani.
Ayan. Supporters sila yung medyo kangay nagpapahiwatig ang pagkandidato ng kanilang minamanok. Ayan. So, sa pagkakataong to, hindi po ano, hindi survey ang gagawin natin. Ayan. Ito yung isang political analysis. Ayan. Ika nga, medyo friendly advice. Ayan. Maaring pakinggan o yung mga supporters, pakinggan nyo to. Ayan. Maaring yung maaring pakinggan, maaring sundin, maaring hindi. Pero at least we are giving a political analysis para dun sa nasabing ika nga, maaring takbuhan. So, yun. At, pre, ito, pag-uusapan ngayon natin itong si dating mayor, dating congressman, na si Attorney Timmy Chipeco. Yan. So, take note ha, nung ito'y naging congressman, ay natapos niya yung full term niya, which is 9 years. And nung ito'y naging mayor, natapos din niya yung kanyang full term na 9 years sa pagiging mayor. So, all in all, yan, masasabi natin na kung sa paglilingkuran sa lungsod ng Calamba ay naka 18 years. Kaya nga, ang dami na niyang nagawa. So, eto ha, isang political analysis lang. Yan. Kaya una natin nabanggit kung talagang gusto ng harmony, pagkakaisa, at ika nga, yung tahimik na political atmosphere sa lungsod ng Calamba. Ito, I would suggest, excuse me po, yeah. I would suggest na mas maganda siguro kung meron man na nais takbuhan na posisyon itong si Attorney Timmy, ay ito, best option na total, he has made the name for 18 years. Siguro naman kilalang-kilala siya sa buong lalawigan. Yan. I would advise sa akin, sa my own personal pakiramdam ba. Pwedeng governor pero siguro much better as a stepping stone to the fulfillment ng kanyang kalulolohan o kalulohan lolo niya na naging governor ng Laguna. I would suggest siguro an entry level dito, an entry point would be to be a vice governor kung sino man yung mga kandidatong governor na wala pang tatantem. Yeah. Well, sila nagpapakilala na. Nagpapakilala na sila na sila yung kakandidatong governor. So, yung iba, walang pinapakilala pang vice gov na kandidato except for itong si dating media practitioner. Dating kabaruto. Dati rin naging congresswoman ng 3rd District si Sol Arabones. Ayan. Na nagpapakilala na yung katandem niya sa kakandidatong vice gov, yun si Bukal Piwi Perez. Ayan. So, isa rin sa mga nagpapakilala ng vice gov, si Attorney J.M. Karait. Bukal din yan. So, apat yata maglalaban. Itong si Sol Aragones, si Congressman Dan Fernandez, si Vice Governor Karen Agapay, ayan, at si si Gobernadora Ruth Hernandez na kangay Congresswoman naman ng 2nd District ng Laguna. Ayan, ba't ko nasabing Gobernadora? Natural. Asawa siya ng gobernador eh. Ayan. Kaila, she has the right na i-claim na siya ay gobernadora. Yung tawagin. Ayan. Kasi asawa siya eh. Wala nga namang iba pa magsabing gobernadora siya. Ang lalawigan ng Laguna, ano yun? Asawa ng governor. Ayan. Ilalagay lang natin sa tamang perspective o pagpapakilala sa mga tao. Ayan. So, yun nga sana sabi natin na it would be a wise decision, a wise choice kung either dun sa mga wala pang katandem na vice gov, yun ay yun ang
medyo maaring labanan na ito ni Attorney Chipeco, Attorney Timmy Chipeco. Attorney nga rin pa rin tatay. Yan, si Attorney June Chipeco. Gandang hapon po sa inyong mag-ama. Yan, anyway. So, malaki siguro. Total, sanay naman sa legislative body itong si Attorney Timmy Chipeco. So, bilang maging ama ng sanggunyang pangdalawigan, malaking tulong yon para maging maayos ang mga programa, mga batas na panlalawigan na isusulong ng pamalampang probinsya. Yan. So, malaking tulong yon. Pero, sabi nga, total kilala naman ang Chipeco eh. Same time, lolo niya naging governor ng Laguna. So, why not? Why not venture into a more, sabihin na natin eh, mas challenging. Yan, dahil vice governor ka ng Dalawigan, yan, at vice po, ama ka ng sanggunian, ng mga bukal, yan, kasama mo yung mga bukal, gagawa kayo ng mga batas na mas, at tinatawag na policies na makakatulong para mas lumakas, umunlad ang Dalawigan ng Laguna. Yan. So, isang choice yun. Ang isa pang nakikita natin na political analysis, yan, kung talaga ayaw papigil, sa tingin medyo ayaw pa sa linyahan ng panlalawigan, pwede kang tumakbong congressman, bakit naman natin nasabi? Eto ha, let's face it, ito yung talagang yung bang lost pride, akalain mo, 9 years kang naging congressman, 9 years ka naging mayor, tapos tinalo ka sa karerang pagka-congressman, tinalo ka ng isang konsehala. Medyo parang ika nga, very intimidating yun. Kung sa inyong lingkod nangyari, hindi ko matatanggap na isang konsel lang nakatalo sa akin. 18 years ako naglingkuran as mayor and congressman, tapos konsel lang makakatalo sa akin. Yun sa opinion ko lang. Doon sa ating mga viewers, kayo na ang bahala. Kayo na mag... ang inyong lingkod ay nagsasabi, yun ang opinion ko. Yan. So, he can open naman. Hindi ka naman pinagbabawalang kumandidato bilang congressman. Yan. So, to regain the lost pride na nawala sa kamay ng isang konsehala, ewan ko kung ilang term na si Consel Cha Hernandez nung natalo niya itong si Attorney Timmy Chipeco. Parang nakadalawa yata, dalawang term o isang term pa lang. So just imagine, masakit yun. Ika nga, 9 years ka naging congressman, tapos 9 years ka naging mayor, tapos ang babalik kang bilang congressman, which is, sabihin na natin, kung bilang congressman, you have performed to the utmost best na magagawa mo, same time, nung naging mayor ka for three terms, siguro, you've done your time, you've done everything to show your best, napakasakit noon nung ika'y talunin ng isang konsehala. So, kumpara sa akin, bilang lalaki, bilang I will gain back. Re-regain ba ko yung aking lost pride? Yun ang mas possible na maaring scenario na maaaring mong takbuhan. Yan. Yun ay isa sa sarili kong opinion sa aking pag-analysis. Regaining back what you have lost. What you have lost
in battle. Hindi yung what you have lost because you've done your time. Ang sinasabi po natin dito, hindi naman si Mayor Ross Rizal ang nakaagaw ng pride mo. Natural lang na bakante ang posisyon na pagka-mayo. Oo, sabihin na natin na nakalaban niya, kapatid niya. Pero hindi ikaw. There's no pride loss doon. Ikaw na marami ka ng taon na ipinamalas mo ang iyong kakayanan na maging isang legislator at maging isang punong ehekutibo, eh wala kayong, kumbaga dapat, wala ka dapat bawiin sa present na mayor ngayon. Maari, sabihin na natin, may panghihinayan. Oo, kasi ay masabi, kaya naman palang gawin nyo. Pwede naman pala. Pero, the same way, sabi ko nga, you have done your time. Nabigyan ka na ng pagkakataon for 3 terms bilang mayor. Although you have done your best, siguro may na, mga, sabi ko nga, dun sa mga bagong mga kandidato, maaaring meron silang alam na hindi alam ng mga nakaupo. Kaya may magpe-farewell. As simple as that. Kung nais natin ng stability, lalo-lalo na sa politika, eh siguro mas maganda kung meron ka mang nais na isulong ng mga proyekto o kung ano man na dapat gawin ng pangkasalukuyang administrasyon, usap kayo. At the same time, kung tatanggapin nyo yung suggestion ko na mag-congressman, bawiin nyo yung lost pride. Ngayon congressman ka na, usap kayo. Mayor Ross, usap kayo ng mga proyekto na makakatulong, makakaganda para sa mga kalambenyos. Kung isipin natin, napakasimple lang ng politika. Kayo ang usap kayo. Nadadaan naman sa usap na nadadaan sa magandang usapan niya. Yeah, inagkana lang. Yan, may nagsabi. Yan, tinuktungan lang. Yeah, ika nga dinoble lang yung kanyang comment. Yan. Pwedeng kumandidato raw si Kapitana Matel Manaig ng Barangay Bubuyan. Yeah, pwede rin. Ang natin dito, so hindi naman pang pang beauty pageant ang labanan. Pang beauty pageant tong si Kapitana Madel. Anyway, pwede naman. Yan, tapos si yun, sabi ko nga natin pwede naman open ang pagkandidato. Yung mga dating nais bumalik, kapareho ni dating Consel Berhel Baroro. Yeah. Kaya nga nasa kagustuhan kakandidato. Yeah. So, babalik dito kay Attorney Timmy Chipet. There's 2 possible options para at least ma-maintain natin. Kung nais ninyo, kung talagang nais nyo, na magkaisa ang mga kalampenyo, magkaisa ang mga ganga yung mga nag-aaway-away dyan na supporter, gusto nyong magsulong ng mga bago, kung may naisip yung mga bago na programa, there are only 2 choices. Sa aking palagay, it's either vice governor
to be a candidate for vice governor, or balik, bawiin mo yung lost pride mo, which is yun nga, pinatalo mo sa isang konsehala. Yun lang. Yun lang yun. Dalawang yun. Kasi, maari, para matahimik lang. Kasi kung titingnan natin ang sitwasyon ng lokal na pamahalaan ng Kalamba or Kalamba City as marami ang nagpaparamdam, marami ang nagpapakilala bilang konsehal. Wala pang lumilitaw na kakandidato para sa pagka vice mayor. Bakit? So kung siguro wala pang finality naman yung mga sinasabi mo during sa pag-ikot mo. Sino ang vice mayor mo kung sakali? Dapat as early as now may pinapakilala ka na. Dapat as early as now may umuubong na. Embalita ako lahat ng incumbent pati yung mga bago na nais kumandidato ay nais sumama sa kasalukuyang administrasyon. May ilan lang, siguro mga dalawa yata ako nalalaman na maaari mong maging katikin, pero not for vice mayor. So, kung pag-aaralan ng iyong political advisors yung sinabi ko, there's only two choices. Vice governor or congressman. You have been given your time, 18 years. Siguro naman, panahon naman na you also give enough time para sa present administration upang may patunayan. Eto, puro panayang comment. Hindi ko alam kung magpo-programa to. Ayan. Abangan nyo, mamaya, mga 5.30 to or 6 o'clock ang umpisa ng KSP. So, hindi natin alam kung magpo-program si Ms. Laarni. Ayan. Yun, baka raw. Hindi natin alam, pero wala namang binabanggit. Pero alam natin, andyan. Si itong artista, hindi ko alam kung sikat pa to. O baka napaglausan na. Ayaw nang tanggapin ng TBJ sa Itbulaga, hindi nga makabalik. Yeah. Anyway, yan si Anjo Iliana. Ayun, presidente na ng Kalamba. Ayun, itatapat daw dun kay alias Dennis Trillo ng Sangguniang. Yan si Vice Mayor Attorney Toti Lazaro at Dennis Trillo ng Sangguniang Panlunsod. Nakakatuwa lang. Alay mo, yung mukhang artista laban sa dating artista, no? Ayaw ko, may mga palabas pa to. Yan, artista. Yan, masaya yan. Ayaw ko, yung si ER. Hindi na nga nakalusot sa governor race. Hindi na rin nakalusot bilang mayor. Ewan ko, kung baka mag-tandem itong dalawa. To si ER Ejercito at si Anjo Iliana. Abangan natin. Total, sa October naman ang filing. Malalaman natin kung sino-sino nga. Pero, kaya mabalik tayo doon sa issue. A word of advice para lang maging maayos ang ating politika, lalo na dito sa Kalamba. Dalawa lang ang pwedeng pagpilihan. It's either kumandidato ka sa vice governor, total may dalawang governor, tatakbong governor na wala pang formal na vice governor na katandem, or you can go for a rematch. Lalo sa mga boksingero, ayaw nila na natatalo sila, title holder sila, nagpahinga doon sa titulo, sa weight division, tapos magbabalik, pero yung babalikan mo ay dati ka ng champion, tapos natalo ka ng bagito.
Hindi naman natin sinasabi ito sa larangan ng politika, pero ibig sabihin, ito sa larangan ng posisyon, kung sa mga boksingero, hindi na matanggap yun. Sila'y matatalo ng isang baguhan sa kanyang weight division. Pag-isipan nyo, Attorney Timmy Chipeco, pag-isipan nyo yung choices na maaaring most probable, most likely na kapanalo nyo. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Handog ng DZSB at ng Serbisyo Balita. Manalo ng iba't ibang mga giveaways. Manood lamang at tumutok sa mga live broadcast ng mga programa sa DZSB. Manalo ng instant GCash at iba't ibang items. Mamimili kami ng mga maswerteng followers na nanonood sa bawat programa. Kaya, mag-follow na sa aming Facebook page, ang Serbisyo Balita, at i-share sa lahat para mas madami ang manalo. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Pag tulad ko, laging gutom, dapat may parchment ka. Sala mo lang ng ganyan, kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sanglagan mo rin, lagyan itlog, tapos tara, kakain na. Welcome back sa ating programang Serbisyo Balita Live Online. Ito pa rin ang inyong lingkod, RJ Calacdan Salgado. So, nasa huling segment na tayo. So, syempre, bago tayo magpaala, pag-usapan naman natin si Gobernadora. Ito legit. Talagang legit na tawaging Gobernadora. Si Gobernadora Ruth Mariano Hernandez. Yan. Butihing may bahay. Yan. Ulit ko, butihing may bahay ni Governor Ramil Hernandez na Congresswoman ng 2nd District ng Laguna. Yan. Mahirap naman sabihin, oh, Gobernadora, Congresswoman. Mas maganda pa nga, Gobernadora Ruth Mariano Hernandez. Total, yun naman talaga ang kanyang bilang asawa ng governor. Nung first term ni Governor Ramil, kinatawag sa kanya. So, nagkataon lang na siya ay kumandidatong congresswoman, kaya nagkaroon siya ng titulong congresswoman. Yeah. Pero talagang tunay na legit, yeah, Gobernadora Ruth Mariano Hernandez. Yeah. So, pag-usapan natin, yun nga tinatawag ng milyang-milyang, pala pogi points dapat 'yon. Ganda points.
para kay Gobernadora Ruth. Milyang-milyang ganda points. Ano yun? Aba, ay katatapos pala ng groundbreaking ceremony ng magiging Laguna Regional Hospital. Take note, Regional Hospital. Ibig sabihin, under to ng Department of Health. Ibig sabihin ng Regional Hospital, mas maraming pasilidad, mas makabagong mga kagamitan, mas maraming spesyalistang doktor na tutugon sa pangangailangan ng mga taga-Laguna. Which is a fact. Ang daming mga taga-Laguna na dinadala pa sa Batangas Regional Hospital, sa Quezon, sa Cavite, para lang ma-accommodate yung kanilang mga karamdaman o sakit na hindi kaya ng mga district hospitals. Aminin na natin, hindi naman ganun kadami ang pasilidad ng mga district hospitals, provincial hospitals. May kakulangan sila sa mga gamitan. So, kumbaga, napakalaking alwan na magkaroon tayo dito sa lalawigan ng Laguna ng isang regional tertiary hospital. Ang ibig sabihin ng tertiary, third class or third level, nandun ang mga kagamitan, mga pang-diagnose, mga pang-laboratory. Kaya yung pag pumasok ka sa isang hospital na wala ka ng alalahanin na kailangan ka pang bumiyahe doon sa mga laboratory centers para magpatingin o magpa-combine ka sa mga private hospital dahil walang ICU, walang kung ano-ano. Dito, regional hospital under ng DOH, which means halos pwede maging libre na nga ang iyong pagkaka-combine o pagkaka-admit o kung ano man ang kailangan mong i-undergo. Operation man yan, pagpapagaling, laboratories. At least, yung pondo ng pamahalaan, nakalaan para dun sa mga pasyente ng mga taga-Laguna. Kaya sinasabi natin, napakalaki, milya-milya, ang ganda points na nagawa nitong ni Gobernadora Ruth Hernandez. Ang namumukod tanging congresswoman o representative ng distrito, ng isang distrito sa Laguna na nakaisip at talagang pinilit, sinikap na magkaroon ng tertiary hospital, ng regional hospital, ang lalawigan ng Laguna. Kaya tanungin natin, sige nga, etong si, hanggang ngayon, congressman itong si Dan Fernandez, na ngayon tatakbong gobyerno. Sa pagkatagal-tagal mong naging congressman, naisipan mo ba? Naisulong mo ba na magkaroon ng regional hospital dito sa lalawigan ng Laguna? Napagtuunan mo ba ng pansin ng kalagayan ng mga pasyente na taga-Laguna? Na kailangan pa silang dalhin sa iba't ibang mga regional hospitals, kailangan pandalin sa Manila, dahil hindi nga sapat yung mga district hospitals dito, yung provincial hospital. Kailan ka pa naging congressman? Kahit sabihin naman hindi ka wala ka sa Committee on Health, pwede ka naman makipag-collab. Kausapin mo kung sino yung committee chair ng health. Pagtulungan nyo, pakiusapan mo na baka naman pwede, isulong mo naman to para sa aking mga kalalawigan. Sige nga. Tapos ngayon, gusto mong maging governor? Wala na. Yung matagal nang hinihintay ng mga taga-Laguna, eto na ang katuparan. Nag-groundbreaking na para sa regional hospital. May pondo na, may initial na pondo na 150 million para mapakumpulong
isaan na. Ito pang too late the hero, yung isa. Sol Aragones, nabigyan ka ng opportunity na maging congresswoman din ng iyong distrito. Naisulong mo ba? O pagpalagay, naisulong. Ipinagpilitan mo ba? Pinagsikapan mo bang maging makulit para magkaroon ng regional hospital ang Laguna? Katanungan dito sa dalawang, yung isa, congressman ngayon. Yung isa, dating congressman. Have you ever thought na isulong sa paglaban, pagkulitan sa kongreso, yung pagkakaroon ng regional hospital? So si Sol nangangako during her speeches sa kanyang mga meeting engagement. Isa nakabalandra pa, Gob Sol. Ganun din naman yung katandem, Vice Gob Piwi. Pwede nga lang makakasuhan ng usurpation of authority. Magamit ang mga titulo na hindi pa angkop, hindi pa dapat. Pinapangako nyo yung provincial hospital. Oo, sabihin na natin, iba yung provincial, iba yung regional. Pero, the mere fact na yung level of ng hospital, ng provincial, ay hindi pa yata aabot para maging tertiary. Much more yung mga district hospitals. Mangyayari niyan, pangako-pangako na naman. Kaya sinasabi natin ito in comparison dito sa nagawa ni Gobernadora Ruth Mariano Hernandez, a milestone para sa kalawigan ng Laguna. And it came sa araw pa ng kanyang golden year celebration. Happy birthday nga pala kay Gobernadora Ruth sa iyong golden year. Milya-milya na nga ang naihakbang ngayon ng credibility nitong congresswoman ng 2nd District. Tunay ng pangako, hindi napapako. Tunay na ang pangarap maaaring maging realidad kung pagsisikapan gawing realidad. Hindi lang puro pangako, hindi puro salita. Nasa kagustuhan ng katawan, na may katawan, ang pagsusulong ng mga nasabing pangako. Kaya sa lahat ng mga taga-Laguna, abang-abang lang ng konti, huwag mainip, hindi magic ang pagkoconstruct ng isang tertiary hospital. Ha? Baka na naman sabihin nyo, mag-election na naman, wala pa yung hospital. Kayo kaya gumawa? Kayo pumunta doon sa construction site, kayo ang magbukay, kayo ang maglagay ng mga hollow block, kayo ang magsemento. Kung gusto nyo matapos agad. Considering na daan-daang libong katao ang Laguna, pagtulong-tulungan nyo. Oh. Ika nga, bayanihan na lang. Ay sa dami, pag hindi pa natapos agad yung proyekto, gusto nyo insta. Sa atin lang, total, nakapaghintay na rin naman kayo ng ubod ng tagal, what is 1 to 2 years na paghintay at nandyan na. Yung mga iba piloso po, sabi niya, mahihintay pa ba ng sakit dyan? Yun nga sinasabi natin. At least, we have made, may inaasahan na tayo na isang hakbang. And the hardest thing in life is doing what we have to do to achieve our goals is making that first step. Napakahirap nung unang hakbang. At yun ang nilampasan na ni Gobernadora Ruth. Nakahakbang na siya
sa unang hakbang para magkaroon ng total na kaganapan yung matagal nang hinihintay na regional hospital. Kaya sa mga Tagaloguna, kaya nga, sabi nga ng mga kabataan natin ngayon, wit-wit lang. Yan, wit lang at magaganap yan. Kay Gobernadora Ruth, belated happy birthday and congratulations. Dahil ngayon, napatunayan mo na ang pangako mo ay hindi mapapa. Sa ating mga viewers, maraming salamat sa pag-stay nyo ng at least 1 hour and 40 minutes. Pero yung mga nakaabot tayo ng ganung kahaba. Ayan. Maraming ayan. At magandang hapon kay Kuya Hill Navarro. Ayan, usap na lang kayo ni Miss Larney kung about your program. Mamaya, kayo mag-usap. Basta at bukas naman ang himpila ng DCSB para sa pag-accommodate ng inyong mga programa. And sa lahat ng ating mga anchormen, yan, sa inyong mga programs sa date natin, medyo mukhang natulog yung iba. Yan, ating commitment sa public service, sa ating sa providing information and education sa ating mga viewers, sana magtuloy-tuloy. Yeah. So, sa lahat ng ating mga viewers, ngayong araw na to, araw ng Sabado, yan, enjoy the weekend, the rest of the weekend. Doon sa mga iba, magagamit nyo pa rin yung payong nyo dahil naulan na. Yeah. Dual purpose na yan. Pangharang sa init, sa katindihan ng araw, pangharang na rin sa ulan. So, sa lahat ng ating mga viewers, hanggang sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado, na bumabati sa inyo ng napakagandang gabi na. Yan. Magandang gabi? Ay, di pa. Ito pa, magandang hapon. Yan. Sa magandang hapon, enjoy the rest of the weekend. Stay safe, stay happy, stay healthy. At syempre, God bless sa lahat. Mabuhay po eh.